Ito ang kwento ni Maggie Dela Riva at ang kanyang sinapit sa kamay ng apat na maimpluwensyang kalalakihan sa panahon ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Maihahalin tulad ito sa kasaysayan na sinapit ni Pepsi Paloma. Ngunit ang pinagkaiba ay ang hustisyang nakamit. Ano nga ba ang nangyari kay Maggie Dela Riva? Tara, alamin natin sa history. Si Maria Magdalena Torrente Dela Riva o mas kilala bilang Maggie Dela Riva ay isang sikat na aktres at beauty queen noong 60s na gumanap sa tinatayang mahigit 80 na pelikula. Kilala din siya sa insidente ng pagdakip at pananamantalang ginawa sa kanya ng apat na lalaking galing sa maimpluwensyang pamilya. Ito ay sina Jaime Jose, Basilio Pineda Jr. alias Boy, Eduardo Aquino at Rogelio Canal noong taong 1967. Si Maria Magdalena Torrente Dela Riva o mas kilala sa kanyang screen name na Maggie Dela Riva ay ipinanganak noong ikatatlo ng Setyembre 1942. Ang kanyang ina ay isang Spanish mestiza na si Pilar Torrente at ang kanyang ama naman ay isang German-Swiss na si Juan Dela Riva. Nakapagtapos siya ng elementarya at high school taong 1958 sa Miriam College na noon ay kilala bilang Mary Noel College. 1960, nakapagtapos ng secretarial training si Maggie sa St. Teresa's College. 1962 naman nang mapabilang siya sa top 5 finalist ng Miss Caltech's Beauty Contest noong 1963. Una siyang sumabak sa telebisyon noong 1963 bilang background extra sa palabas na The Big Show. Lumabas rin siya sa palabas ni Joseph Estrada na Standby, na naging break niya sa kasikatan at makilala ng taong bayan. Taong 1964 nang siya ay naging breadwinner ng kanyang pamilya nang sumakabilang buhay ang kanyang ama sa edad na 58. Naging maganda naman ang career ni Maggie Dela Riva at nakatulong ito sa buhay nila ng kanyang pamilya. Kumikita si Maggie ng 8,000 pesos kada pelikula, 800 pesos kada buwan sa isang permanenteng performance niya sa radyo at telebisyon, 300 pesos kada buwan sa mga promotional na palabas at 100 to 200 pesos kada guesting. Malaking halaga na ito noong 1960. Ang palitan ng piso at US dollar noong 1960s ay 2 pesos kada isang dolyar. Ang apat na salarin. Jaime Gomez Jose, anak ng isang prominenteng doktor mula sa Guaga, Pampanga. Nag-aral ng engineering kabilang sa isang gang na nananamantala ng mga artista at mga starlet. Basilio Pineda Jr. alias Boy, anak ng isang Pasay City Police Chief. May dalawang anak at naninirahan sa Makati, Rizal. Eduardo Payumo Aquino, isang second year journalism student na anak ng isang lawyer accountant mula sa Calaca, Batangas. At si Rogelio Sevilla Canal, anak ng isang retired school principal at isang architecture student. Ang masaklap na kapalaran. Ayon sa pahayag ni Jaime Jose sa mga pulis, pumunta sa bahay niya sa Makati, sina Boy Pineda, Eddie Aquino at Rogelio Canal upang hiramin ang pula niyang Pontiac convertible na kotse mga 11 a.m. ng 25 ng Hunyo 1967. Dahil ayaw ni Jaime na ipahiram ito nang wala siya, ay naisipan niyang sumama sa grupo. Nag-inuman ang grupo nila hanggang 3:30 a.m. ng madaling araw sa May Ulog Cocktail Lounge na matatagpuan sa A. Mabini Street sa Ermita. Dito inamin ni Pineda sa grupo na siya ay in love daw sa actress na si Maggie Dela Riva. At alam nitong may videotaping session ang aktres sa umagang iyon sa may ABS studio. Mga 4:30 ng umaga mula sa ulog ay pumunta ang grupo nila sa may ABS studio sa may Rojas Boulevard sa Pasay City kung saan ay sinubukan naman kausapin ni na Pineda at Rogelio si Maggie Dela Riva. At dahil hindi kilala ni Maggie ang mga kalalakihan ay hindi niya ito pinansin at sumakay na sa sasakyan upang umuwi sa kanyang tahanan sa may 4812th Street sa New Manila kasama ang kanyang personal assistant na si Elena Calderon. Malapit na sa bahay na tinitirahan si Maggie nang subukang banggain ng mga kalalakihan ang sasakyang minamaneho nito. Naapakan naman ni Maggie ang brakes ng sasakyan at naiwasan na magkaroon ng banggaan. At sa inis ay sinigawan niya ang mga ito ng ano ba? Biglang bumaba ng sasakyan si Pineda at binuksan ang pinto ni Maggie. At hinatak siya mula sa kanyang kaliwang braso habang nakakapit naman ang kanang kamay niya sa manubela. Ngunit nailabas pa rin siya ni Pineda.
Lumabas naman ng sasakyan si Elena at hinila ang kanang braso ni Maggie upang subukang hilahin si Maggie mula sa kamay ni Pineda. Ngunit hindi ito nagtagumpay, lalo na nang tulungan si Pineda ng tatlo pang mga kasamahan nito. Naiwan si Elena Calderon. Matapos takpin si Maggie at maisakay sa sasakyan, ay tumungo ang grupo sa Swanky Hotel sa Pasay City, kung saan ginawa na nila ang karumal-dumal na panghahalay kay Maggie. Matapos ang krimen, idinaan nila ang sasakyan sa Free Press Building na hindi kalayuan sa EDSA malapit sa Channel 5 upang pagmukhaing galing sa studio ang aktres. Ipinara nila ito ng taxi mula sa isang hindi kaanong kilalang kumpanya na UBL Taxi Cab upang isakay ang aktres pauwi sa tahanan nito. Miguel F. Campos ang pangalan ng taxi driver na pinara ng grupo. Pagkapasok ng aktres sa kanyang taxi, ay bigla di umano itong umiyak at patuloy na tinatanong ang driver kung may sumusunod daw ba na sasakyan sa kanila. At sinagot naman ng driver na wala. Bandang 6:30 ng umaga nang makauwi ang aktres sa kanyang tahanan kung saan may mga pulis at reporter nang naroroon. Ika-29 ng Hulyo 1967, pumunta ng headquarters ng Quezon City Police si Maggie, ang kanyang pamilya at kanyang lawyer na si Regina O. Benitez upang magsampa ng kaso. Bandang 2 p.m. sa May Buendia Avenue, nakita si Jose na naglalakad habang binabasa ang dyaryo na may headline ukol sa panghahalay kay Maggie Dela Riva. Dinakip si Jose nila Detective Pablo Pascual at Ricardo Aniceto na nagpapanggap bilang mga sorbetero. Sinubukan nitong tumakas kunit napigilan ng isa pang detective na si Reynaldo Roldan na armado ng isang Thompson submachine gun. Kinagabihan ay bumalik si Maggie sa headquarters ng mga pulis nang mabalitaan ang nangyaring pagkakaaresto kay Jose. Napatayo si Jose nang makita si Maggie at sinabing, "Maggie, Maggie, please, hindi ako kasama, magsabi ka ng totoo." Tinitigan lamang siya ni Maggie. Napaupo ito at napaiyak na lamang ang actress. Matapos ang ilang saglit, ay sinubukan nila ni Maggie na kalmutin ang mukha ni Jose, ngunit hindi niya nagawa. Sinabihan niya si Jose na you were one of the boys that pulled my legs and raped me. Namutla at napaiyak na lamang si Jose at humarap sa pader. Sa kabilang banda ay nabalitaan ng kanyang mga kasamahan na sina Aquino, Pineda at Canal ang nangyaring pang-aresto kay Jose. Natakot ang mga ito at nagkita-kita sa isang lugar sa Pasay City. Gamit ang Mercedes-Benz ni Jose ay tumungo sa San Miguel, Bulacan ang tatlo upang matakasan ang mga otoridad. At mula sa Bulacan ay bumalik silang Manila, dumaan ng Pasay City at pumunta pa Batangas kung saan nag-check-in sila sa Samson Ponte Rest House sa Maylipa City gamit ang mga peking pangalan. Nakuha pa nilang kumain sa isang restaurant sa Lipa City kung saan nakilala sila ng isang waitress na nabasa ang balita ukol sa ginawa ng mga ito sa actress na si Maggie Dela Riva. Kaya naman inabisuhan ito ang lokal na pulisya. Kinaumagahan ay lumipat ang mga kalalakihan sa ibang lugar upang manuluyan sa isang bahay sa Katipunan Street ng Lipa City na pagmamay-ari ng isang opisyal ng lungsod ng Manila. Pinaligiran ng mga alagad ng patas sa ilalim ng pamumuno ni Detective Restituto Viñas kasama ang mga pulisya ng Lipa Police Department ang bahay na tinutuluyan ng tatlo. Lumusot sa bakuran ang pinagsamang pwersa ng mga pulisya at mula sa pintuan ng kusina ay pinasok nila ang bahay. Naaresto nila si Canal at Pineda na nasa sala lamang. Nakatakas naman si Aquino gamit ang Mercedes-Benz ni Jose patungong Santa Rita sa Taal. Sinubukang subaybayan ng mga pulisya si Aquino ngunit hindi na nila ito natagpuan. Nang maglaon ay sumuko din si Aquino sa asawa ng gobernador ng Batangas na si Mrs. Aurelia Leviste. Dinala naman ang apat na kalalakian sa Muntinlupa National Penitentiary habang pinoproseso ang mga appeal nila kung saan nakilala nila si Olga Robertson, isang Amerikanong misyonaryo na nakatira sa labas ng kulungan ng Muntinlupa at naglalaan ng kanyang oras sa ministry ng nasabing kulungan. Binisita at pinakabisado ni Olga sa mga salarin ang Bible verse na John 14 verse 6 kung saan sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Ngunit matapos lang ang tatlong buwan ay nadiskubre ni Olga na walang interes ang mga ito sa mga salita ng Diyos. Ngunit buo ang loob ni Olga na mabago ang kulooban ng mga ito at iligtas ang kanilang kaluluwa. Ika-28 ng Disyembre 1970, natagpo ang patay mula sa overdose ng
drugs si Rogelio Canal habang nakakulong sa presinto. Ika-6 ng Pebrero 1971 naman, nahatulan ng kamatayan sa silya elektrika sina Jaime Jose, Boy Pineda at Eddie Aquino. Inutusan din silang magbayad ng 1/4 ng magagastos. Marahil ito ay gastos ng korte. Isang araw bago ang eksekusyon ni Jaime Jose, Boy Pineda at Eddie Aquino, ay binisita silang muli ni Olga. Binigkas ni Aquino ang Bible verse na John 14:16, habang si Jaime Jose naman ay namumutla sa lungkot at takot. Dinala ni Olga ang iba pang inmates na kumanta ng mga makareligyoso at papuring kanta upang hikayatin ang mga ito na isuko ang sarili sa Panginoon. Sa araw ng eksekusyon ay binigkas ni Aquino ang mga kadagang, "Lord Jesus, I give you my life and no one can take it from me." Pinaniniwalaan ni Olga na mula sa silya elektrika ay mapupunta ang mga kaluluwa nito pabalik sa piling ng tagapagligtas na si Jesus. Sa bawat kasong na ipapanalo ay may dalawang panig. Isa na dito ang panig ng akusado. Ayon sa memoirs ni Basil Kernting, isang photographer ng Philippine Herald newspaper, ay nakuhaan niya ang isang litratong nakilala bilang A Brother's Farewell. Taong 1972, isang araw bago ang eksekusyon, nakita ng baguhang photographer na si Basil ang gwardiya sa labas ng kulungan ni Basilio Pineda na nakikipag-usap sa isang babae. Agad na pumisisyon si Basil para makakuha ng litrato. Hindi inaasahan ni Basil ang kanyang masasaksihang makabagbag damdaming pangyayari sa harap niya. Lumapit ang babae na kapatid ni Pineda. Nagyakapan ang dalawa habang pinaghihiwalay ng bakal na rehas sa pagitan nila. Sabay itong umiyak na pagkalakas-lakas na parang kinakatay. Binasag nito ang katahimikan ng umaga sa piitan. Panandali ang naantig si Basil at naluha sa nakita. Ngunit nagawa pa rin niyang mapindot ang shutter button at makuhaan ng larawan ang dalawa. Ang larawang ito ay mapupunta sa front page ng Philippines Herald. 7 oras ang itinagal ni Basil malapit sa selda ni Pineda. May isang pagkakataon pa na sumenya si Pineda sa kanya kung may sigarilyo ba itong si Basil. Ngunit umiling siya sapagkat wala naman siyang dala. Napadaan naman ang gwardiya at binigyan ito ng sigarilyo. 2 ang hiningi ni Pineda at pinagbigyan naman ito ng gwardiya. Makikita sa larawan na hawak pa ni Pineda ang sigarilyo habang yakap ang kapatid nito. Makalipas ang 4 oras matapos makuhaan ni Basil ang magkapatid ay lumipat na sila sa mismong silid kung saan gaganapin ang eksekusyon. Bandang 3 ng hapon, unang sumabak sa upuan si Jaime Jose na namumutla at tulala habang naglalakad sa gitna ng 2 pare at nire-recite ang kanilang dasal. Ayon kay Basil Kernting, nang makita niya ang 3 na pumasok sa silid ay si Jaime Jose lamang ang takot na takot nang ito ay itinali sa silya elektrika. Tinakpan ng nether mask ang mukha nito at sinimula na ang initial shock. Pagkatapos nito ay chinek na siya ng nakadyuting doktor. Umiling ito at sinabing, "Sir, the condemned man is still alive." Nagkaroon ng bulong-bulungan dahil sinabi ng iba na kapag hindi namatay sa initial shock, ay pakakawalan si Jaime Jose. Ngunit ang hatol ay silya elektrika hanggang mamatay. Natigil ang bulong-bulungan nang sabihin ng Director of Prisons ang Chief of Engineers, "Give the condemned man another shock." Nasa silid ang kanyang ama na si Dr. Jose Jose na nangakong sasamahan niya ang anak hanggang sa huling sandali nito. Lumabas lamang ito ng kwarto bandang 3:20 p.m. matapos ideklara ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang ina naman ni Jose ay hindi niya nakasama sa kanyang huling mga sandali dahil ito ay nag-aantay sa Malacanang, naghahangad na makausap ang Presidente Marcos. Ngunit sa 5 oras na tagal na ipinaghintay ng kanyang ina, ay hindi niya ito nakausap. Wala raw itong appointment at busy ang Pangulo. Napahagulgol na lamang ang ina ni Jose. Pinayuhan raw siya ng isang opisyal sa presinto na magpuntang Malacanang. Ayon sa ilang report, ay hindi raw nakaabot sa Pangulo na nag-aantay sa kanya ang ina ni Jose. Sumunod naman si Pineda na naikabit sa silya bandang 3:40 p.m. at naipronounce ang kamatayan bandang 3:55 p.m. Si Justice Lourdes Paredes San Diego ang naging judge sa kaso na isinampa nila Maggie Dela Riva at nagbigay ng hatol na death penalty sa mga nagkasala.
Kilala siya bilang magaling na judge mula sa mga mahihirap na kasong kanyang hinawakan. Ngunit, hindi pala siya naniniwala sa death penalty. Ang anak nitong radio icon na si Joe San Diego ay minsan siyang natanong kung bakit death penalty ang naging hatol sa mga nagkasala sa nangyari kay Maggie Dela Riva. Ang sagot lamang nito ay, "Iha, in the Philippine law, rape is punishable by death." Matapos ang ilang dekada ay tinanong din si Maggie ukol sa kanyang karanasan at sinagot niya ito ng, "When that misfortune happened to me, I realized that although my body was raped, my true self was never defiled, and that there is another person in me that is beautiful, strong, and true. The old Maggie has faded away. I look at my experience as something that happened to someone else who is no longer the person I am today." Hanggang dito na lang. Anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Maggie Dela Riva? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.